upang maunawaan ang mga pagbasa. Tulad ng ating narinig sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Napakaganda ho ng sinabi ni San Pablo, wika niya, "Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan ninyo'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan panggawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan." Kung ito ay atin hong hihimay-himayin, napakadami hong pwedeng pagnilayan. Number one, ang pagbabata ni San Pablo na para sa kanya ay hindi kabigatan, kundi nagdudulot ng kagalakan, at ito rin ang naglalapit sa kanya sa Panginoon, sa Poong Jesus Nazareno, at gayon din, ito rin ang nagiging ugnayan niya sa lahat ng mga bagong mananampalataya. Di po ba? Ang lalim, ang dami pala, ang bigat. Pero kung tutusin, napakaganda. Ikinagagalak ni Pablo, hindi ho naging madali ang buhay ni Pablo. Ikinagagalak ni Pablo ang lahat ng kanyang mga pagsubok at hirap na pinagdaanan. Dahil para sa kanya, ito ang paraan na naiuugnay siya sa Panginoong nagbuwis buhay para sa kanya at para sa lahat. At ito rin ang siyang nag-uugnay para sa nag-uugnay sa kanya sa iba. Now, meron kaya tayong ganoong, kaya-kaya natin ang ganoong disposisyon na yung anumang ating kabigatan eh magaang at may kagalakan nating papasanin, kakayanin dahil ito'y alang-alang sa iba at ito'y bilang pakikiisa, pagpupuno sa ano pa mang kulang sa paghihirap ng Panginoon. Tiyak wala na hong kulang. Kumpleto't ganap na ang paghihirap ng Poong Jesus Nazareno. Ngunit para kay Pablo, kinikilala niya na ang anumang kabigatan o paghihirap na kanyang pinagdadaanan, ito pa ang naglalapit sa kanya sa Panginoon at ito pa ang nakatutulong kung mayroon mang kulang sa anumang paghihirap ng Panginoon, alang-alang sa simbahan na kanyang katawan. So, sa makatwid, nakayanan po ni San Pablo ang lahat ng bigat, ang lahat ng pag-uusig, ang lahat ng hirap bilang apostol. He's not one of the 12. Eh, doon pa lang ho eh, kine-question na siya eh, anong karapatan mo magturo? Hindi ka naman isa sa 12. Pero ho, special si San Pablo, no? Nung siya'y pakitaan ng Panginoong Jesus sa Damasco. At yun ang pinanghawakan niya na hindi man siya isa sa 12 na hinirang ng Panginoon, siya'y tinawag pa rin ng Panginoon alang-alang sa mga Hentil, sa mga hindi Israelita, upang ano pa mang kulang sa ginanap na pagliligtas ng Panginoon, eh maidagdag niya sa kanyang pagbabata ng anumang paghihirap. Nakayanan ni Pablo ang lahat. Intriga, bigat, lahat ng mga panlilibak eh napagdaanan niya. Ngunit kinaya niya ng may saya, may kagalakan, alang-alang sa lahat at dahil sa Panginoon. Kaya-kaya nating gawin yon na kakayanin ko ang hirap ng mag-review. Ang hirap ng magtrabaho, kakayanin ko, pipilitin kong bumangon na muli kasi sa akin umaasa ang iba. At hindi ako napipilitan ng may bigat sa kalooban, kundi gagawin ko tulad ng ginawa ni Pablo ng may saya. Dahil para sa kanya, wala siyang dahilan para magreklamo at mabigatan. Dahil pinagagaan ng Panginoon ang kanyang anumang hirap na pinagdadaanan at kinakaya. At ito'y may patutunguhan. Meron siyang pinag-aalayan. May makikinabang, may mababasbasan sa anumang hirap na kanyang magalak, may galak na papasanin.
Ito rin ho ang ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Araw ng pamamahinga para sa mga Hudyo, bawal. Bawal ang kumilos, bawal ang mga gumawa ng mga bagay na hindi dapat. Pero ho, hindi matiis ng ating Poong Jesus Nazareno na ang isang taong lukot ang kamay, nakita niya may problema. At hindi lang yun, ginawa niya ito ng himala sa araw ng pamamahinga upang ipakilala sa lahat na siya ang Diyos ng kapahingahan na laging hatid ay kaginhawaan. Kahit sabihin nating nilabag niya ang utos ng mga Hudyo, kaya siya pinag-initan. Ngunit para sa ating Poong Jesus Nazareno, pagkakataon na ito upang ipakilala na habang ang lahat ay namamahinga, ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang ihatid ang kasaganaan at ang kaginhawaan sa lahat na siyang ginawa niya at pinatunayan upang ipakilala sa kanila na siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang kumikilos sa araw ng pamamahinga. At hindi siya natinag, hindi siya nagdalawang isip, nagawa ng himala ang taong nahihirapan. Ramdam ng Panginoon ang lahat ho ng ating pinagdadaanan. Naniniwala ba kayo? Kaya nga ho, kung ating titingnan ng mahal na Poon, di siya napapagod magbuhat ng krus. Bumabangon siyang muli. Hindi na para sa kanya, kundi para sa iyo, at sabi nga ho ni Tia Deli, sumalangit na ang kaluluwa, at higit sa lahat, sa iyo. Pasan ng Diyos hanggang ngayon na si Jesus ang krus dahil sa bawat isa sa atin. Nagagalak niyang gawin ito upang bigyan tayo ng kapahingahan at kaginhawaan. At sana ito rin ang ating tularan na hindi ko ilalayo ang sarili ko sa Panginoon upang tulad niya maramdaman ko ang kagaangang hatid niya at ako rin ay maging kagaangan para sa iba. Hindi na ako ang iintindihin, hindi na ako ang poproblemahin ng iba, hindi ako magiging pabigat sa kanila, kundi tulad ng Panginoong Jesus, pagsisikapan ko ng may kagalakan na gawin ang lahat upang mapagaan ang pinagdadaanan at problema ng iba. Nawa sa atin hong paglapit sa Panginoon, Poong Jesus Nazareno, ito ang lagi nating damdamin. Mabigat man at mahirap, masaya kong papasanin, buong galak kong tatanggapin ang krus bilang pakikiisa sa iyo, mahal na Poon, at alang-alang sa iba na umaasa sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang hihigit pa sa batas o utos, kundi ang ipinag-utos ni Jesus sa mabuting balita, ang mahalin ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat isa. At ang ating tugon, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan, naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno, naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinakamahalagang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba, naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon
sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Patuloy po nating ipagdasal ang intensyon ng mga naghahanap trabaho, ang mga nagnanais makabalik sa pag-abroad at pagsakay sa barko, ang lahat ng mga librarian na naghahanda para sa kanilang board exams, maging ang mga guro at ang mga accountants, para sa kanilang lahat, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga dinadalaw ng pagkasawa, kapaguran, panghihinawa. Naway manumbalik sa atin ang sigla at lakas tulad ni San Pablo sa kanyang pag-ibig sa Panginoon at pagsasakripisyo para sa iba. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. At para sa lahat ng mga may sakit, sa kanilang kagalingan at sa kaligtasan ng lahat ng mga malayo sa ating piling, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang iba pa nating mga personal at pamilyang kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, batid namin na iyong kinalulugdan ang panalangin na uukol para sa iba. Pakinggan mo ang aming pagdaing sa iyo, hindi para sa amin, kundi para sa mga taong aming inaalaala, pinangakong ipagdarasal at sa aming umaasa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming mga layunin at pithaya. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Noong siya umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu na iyong itinuturing sa mga anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, sana, sa kaitaasan, ihinagpala ang silohot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ng Poong Hesus Nazareno sa atin. Ama namin, sumasalangin ka, samahin ang alam mo. Mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Hindi mahalaga ang ating nararamdaman. Ang higit na mahalaga, ang inaasahan ng iba. Baka ho tayo mag-isnab, baka tayo tahimik lang, naghihintay ang iba ng pagbati ng kapayapaan. Tulad ni San Pablo, masaya nating gawin ang bagay na ito, alang-alang sa iba. Peace be with you. Salam.
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, minarapat niyang maging tinapay sa nagugutom, inumin sa nauuhaw. Mapalad tayong lahat na tutulad at susunod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareho lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, minarapat mong kami magkasalo-salo sa banal na pakikinabang. Gawin mong sa kalooban namin ay mag-umapaw ang tamis at galak ng iyong Espiritung Banal upang ang tinanggap namin dito sa lupang ibabaw ay lagi naming maisaloob hanggang sa kalangitan. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Atin pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan, mga pangalan, at lahat ng mga intensyon naming naririto at silang di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan at maging ang kanilang mga daladalang imahen at dasalan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Tulad ni San Pablo, buong galak nating pasanin anumang kabigatan para sa iba sa kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati.